po yung bahay po ni Tatay Jesus sa Balagtas po. Papasok na po tayo sa kanyang bahay. Kapanood po ng aking video po. Sana may mga maaantig, maaawa po, mabigyan natin ng suporta si Tatay. Ayan po, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon po sa lahat ng Pilipino po at sa lahat ng Pilipino abroad, sang solo ka man sa mundo po. Sa mga baguhan po sa aking YouTube channel po, paki-subscribe lang po. Ayan, makikita nyo po. Paki-like, paki-comment po at saka paki-share na rin po sa mga kaibigan, sa mga relatives po. Ako po ay isang baguhang vlogger po. Ang layunin ng aking pagbablog ay tumutulong po sa mga stroke na walang kakayanan po magbayad po ng therapist dahil sa mga professional na therapist po ay medyo mabigat. Ngayon, pangalawang content ko po o pangalawang matulungan ko po yung mga pulubi sa daan. Hindi naman po ako mapera, hindi ako mayaman. Nagbabaka sakali lang po na sana ako yung magiging way, ako yung magiging paraan o tulay para maiabot po yung mga tulong na gusto. Sa araw na ito po, ang aking natagpuan o binigay sa akin ng Panginoon dito po sa barangay San Agustin po, Arayat, Pampanga. Ayan, papakita ko po sa inyo po yung aking natagpuan na si Tata Jesus Balagtas. Hindi ito masakit, Tata, ito po. Yung madalas yung ako nakikitang tinitirapi, ano, ini-exercise lang ito po. Sa kanya po. No, noon po yun. Noon pa po yun. Yung bago-bago lang po siya. Pero ngayon matagal na po, hindi na nun. Ngayon hindi na po siya kasi no. Yan, hindi ito masakit po. Pero isa ka sa maswerte, Tatay, dahil nakakalakad ka. Yung ibang mga napuntahan ko, nakahiga na lang. Mga wheelchair. Malambot naman siya, Mami. Ibig sabihin po, hindi siya naniwigas. Dahil kaya mo lang, ikaw mag-isa po na. Si nanay po, ano pangalan niyo po? Lucia Balagtas. Lucia Balagtas. Ito po yung asawa ni Tatay po. Bali, si Tatay po, pangalan ni Tatay? Minkay po itong... Yan, no, hirap. Nahirapan po si Tatay, mga ka-remix. Pero ito, nakikita natin sa mukha niya, kahit papaano, sa sandaling pag-therapy ko sa kanya, nabuhayan ng bahagya yung kanyang kanina kasi malungkot eh. Nagustuhan mo ba, Tatay, yung therapy? Mamaya daw, wala na. Yun. Sige po. Nanay, bali, kumusta po yung buhay niyo po? Ayan. Ganyan lang po. Noon, wala akong trabaho. Nung ano po, nung kabataan niyo po, anong trabaho niyo dati po? Sa ano po, nakikipaglaba. Nakikipaglaba po kayo. Si Tatay po, anong trabaho ni Tatay dati po? Nag-ano lang ako, nagmamundo. Yun. Mga ka-remix po, sa mga mga makapanood po nito, tulungan po natin sila. Sana po mayroong mga mabubuting puso na mga sobrang financial kahit sa mga sa maliliit na halaga lang na pagsamasamahin natin yon malaking tulong na po yon. Ito yung kanilang bahay po. Ayan, bali hindi pa ito natatapos po. Gawa nga po sa yung makatotohanan sa hirap ng buhay natin ngayon, lahat naman tayo po. Ayan, ito yung kanilang bahay po, mga ka-remix po. Ito yung sa kwarto. Ayan po. Tulungan natin sila. Alam ko, marami pa namang mabubuting tao na handang magbigay ng suporta po sa mga napupuntahan ko po. Ito si ma'am, yung kanyang anak. Manugang. Oh, manugang din pala. Anak na rin. Anak na po. Pangalan niyo, ma'am?
Lourdes de Luna po. Ah, yun. Sige po. Yung mga pangangailangan ni tatay po? Siyempre po, unang-una, pagkain, gamot niya po. Tapos diaper. Naipoprovide naman, ma'am, ng pamilya? Minsan po, minsan gipit, di ba po? Ah, normal lang naman po yun ah. Sige po, salamat mama. Nanay, ano po yung ano nanay? Pwede tayo manawagan nanay. Sige po. Baka, magbaka sakali lang tayo po. Magdingi po akong tulong. Kasi po, stroke po yung asawa ko. Ako po, di na po ako nagtatrabaho. Nag-ventilas po siya. Marami siyang gamot na iniinom nanay? Yung ano, yung pag-maintenance po. Ah, okay po. Ilang gamot pong iniinom niya po? Maga gabi po. Mm-hmm. Hindi po kayo nabigyan doon sa health center na libreng gamot sa government? Wala po doon sa ano niya. Mm-hmm. Sa center, wala po. Sa isang buwan nanay, nakakamagkano po yung gamot na kailangan ni tatay po? Yung isang bote. Isang bote po, within 3 months yun? Sa ano po, 3 times a day po kasi. Yung po, ano? Pong, ilang pong laman. Po. Sige po. Yan po, tinatanong lang natin mga ka-remix kasi po, ako po mismo kahit wala pa ako sariling sahod dito sa YouTube po, pag mayroon ako sobrang-sobrang financial na kasi nagre-reflex po ako, nagte-therapy, at sa mga bumibili po sa akin ng aparato po, shout out po sa lahat. Yung pag-abil nyo po sa akin, yung pag-abil nyo po nung gamit na inilapit ko po sa inyo po, yung kaunting tuluan, kaunting kita ko doon po, kalahati doon na pinamamahagi ko rin po sa mga dapat ibahagi. Kaya sila po ni nanay, ni tatay, pagka sa sunod na pagkakataon po, ayan, ako mismo, mabigyan ko sila ng kahit kunting biyaya lang. Pero hihingin pa natin sa Panginoon yon dahil ako ay isang mahirap lang din po. Ayan, nanay, kayo, wala kayo sakit, nanay? Meron po ang meron po siyang polyps. Hindi pa na ako okay. Ah, okay. Pero hindi na mahalata, no? Hindi na masahalata. Ilang taon na yan po? Ano po, matagal na po. Ah, okay. Kayo, bukod doon, wala kayong ibang nararamdaman sa ano nyo, katawan? Awalan, Diyos, wala. Ilang taon na kayo po? 69, magsa-70. Wow, galing yan, mga ka-remix. Si nanay po, wala naman siyang ganong karamdaman. Yun nga lang po, si tatay, ito po. Kanyang mister na stroke nga po. 7 years na po. Eric po, yung therapy ni tatay dati po. Maraming salamat po sa iyo sa mabuting puso mo rin na binigyan mo ng libreng ano po, therapy si tatay. Ito po, pangalawa po ako. Sana po sa mga makapanood po nito, yan, bigyan nyo po ng suporta yung aking channel po. Sa simpleng pag-subscribe po, like, tsaka comment po, at pag-share, at click na rin po sa notification bell po. Maraming salamat po at malaking tulong yan sa aking channel po. Tinulungan na rin nyo po yung aking mga natulungan sa pamamagitan ng pag-subscribes po. Ang aking YouTube channel po ay Remix Content Vlogs. Ganon din po sa aking Facebook page po. Ganon din po, Remix Content Vlogs po. Yan, kay tatay po. Tatay, alam kong hirap ka magsalita. Nga, ngayon po, ihingi natin sa Panginoon na meron sanang makapanood nito na mabigyan tayo ng suporta po. Tatay, meron ka bang panawagan? Atin. Atin. Sige po. Kahit Kapampangan, tatay. Sige po. Ito, atin na tayo. Ayan, mga ka-remix, hirap po si tatay magsalita. Ang sinasabi niya po, sa pagkakaintindi ko, tinatanong ko po kung may panawagan. Ang sagot niya, meron daw po. Ayan, kita naman natin mga ka-remix po, yung bahay nila po. Ayan, simple lang din po, pero yan, hindi nga tapos po. Yan, marami pa itong, pero ganun pa man, papasalamat na rin po sa Panginoon at meron silang nasisilungan. Pero yan po, tingnan nyo po yung bubong nila. Pagka naulan ito, siguradong, pag naulan ito, ma'am.
Natulo po. Sa totoo po siya natanggal na po yan ng nag-undoy, nilipad po yung bubong namin. Ah, so yan, nilipad siya ni Undoy na yon. Ngayon po, kawayan lang po, nag-ano lang po kami. Para po na ibalik. Ito po, sana darating ang panahong mag-aasinso yung aking vlog po. Para pag nangyari po yun, isa sila sa makikinabang po at mabigyan natin ng suporta. Ayan po, si nanay po, may pahabol po siya. Bali, papasalamat po siya sa kanyang pamilya po na kahit na hindi naman ganun kayaman din po at nagbigay din sila ng naibahagi yung kanilang blessings po dito sa kanila po. Ginanay. Ate Goren, Ate Goren, pasalamat po. Nandiyan mo kaming sahop. Ate Mintaken, eh. Pag libre yan therapy. Ngayon, eh. Ikaw na sahop ka. Pasalamat po kaya ko. Ayan po, sa mga hindi nakakaintindi po, ang sabi ni nanay, Ate Goreng, tama po, Ate nanay. Kaano-ano nyo po yun po? Kapatid ko po. Ah, kapatid. Yun. Meron po si nanay kapatid po na si Mother Goreng na nagpapasalamat po siya, si nanay, na nandun po si nanay Goreng po o si Mother Goreng na nagbigay ng financial support po. Tama po? Ayan, kaya nagpapasalamat po siya. Hindi ako Kapampangan, Bisaya po ako. Nakakaintindi lang ako po ng kaunti. Makabato. Ayun. Sige po. Ma'am, ikaw ma'am, baka meron kang pasalamatan, ma'am. Maraming unang-unang po, sir, maraming salamat po sa inyo na dinala kayo dito ng Panginoon o para maanagamot niyo po si tatay para malaman na rin po yung kalagayan namin para po matulungan si tatay sa anumang pangangailangan niya. Kasi pangangailangan din nila nanay. Ayun. Si ma'am po, isa po sa manugang nila nanay po ayan, at saka si tatay. Yan, bali kahit mahirap lang din po ang buhay, eh, hindi naman yung dahilan para hindi mabigyan ng suporta. Tama ma? Kasi may edad na si nanay. May edad na po si tatay. Ayan. Hindi na nila kayang kumilos po, lalo na si tatay. Tatay, baka may pahabol ka ba tatay? Ayun, sabi ni tatay, wala na daw. Kasi nasabi na daw lahat. Salamat. Salamat tayo, salamat. Atin kangkay. Ayun, po. Sige po.